Ang puno ng saging ay may 75 hanggang 85% tubig sa kahit na anong yugto ng paglaki nito. Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa sa UP Los Baños, kailangang hindi bababa sa 30% ang taglay na tubig ng lupa upang hindi maapektuhan ang paglaki ng tissue-cultured na pananim hanggang sa 3rd buwan. Sa 4th buwan, kapag bumaba sa 25% ang tubig sa lupa, babagal na ang paglaki ng puno. Kung mas mababa pa sa 20% ang tubig sa lupa, maaaring ikamatay na ito ng puno. Ang 4th aralin ay tungkol sa pangangasiwa ng tubig sa sagingan. Tatalakayin sa araling ito ang kahalagahan ng tubig sa sagingan, ang epekto ng kakulangan at kalabisan ng tubig sa saging, ang kahalagahan ng paglalagay ng kanal sa loob ng sagingan, at mga wastong pamamaraan sa pangangasiwa ng tubig sa sagingan. Ang pangangailangan ng saging sa tubig ay ayon sa lugar ng sagingan at panahon o klima. Sa kabuuan, nangangailangan ang puno ng saging ng 20 hanggang 50 mm ng ulan kada linggo. Kaya kakailanganin ang pagpapatubig sa mga lugar ng sagingan na mahaba ang tag-init, dahil ang kakulangan sa tubig ay magdudulot ng matagal na pamumuso, mababang ani, mababang kalidad ng prutas at maaaring pagkamatay ng halaman. Ang panunuyo ng lupa at pagkalanta ng mga dahon ng saging ay palatandaan ng kakulangan sa tubig. Kapag ang saging ay kulang sa tubig, unang nagbibigay ng kinakailangang tubig sa iba't ibang parte ng halaman ang katawan nito. Dahil dito, mapapansin ang pagnipis at pagliit ng katawan ng saging. Kapag nagpatuloy ito, maaaring mamatay ang halaman. Sa isang banda, ang sobrang patubig naman ay nagiging dahilan ng pagkabulok at pagkamatay ng mga ugat. Kung kakaunti lamang ang ugat ng saging, apektado ang pagkuha ng tubig at sustansya sa lupa. Bunga nito, maaaring mabansot ang puno, manilaw ang dahon at magdulot ng mababang ani. Malulunasan ang pagtigil ng tubig sa loob ng sagingan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kanal upang mapabilis ang paglabas ng tubig. Kailangan ng saging ang tubig mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani. Kung tissue cultured ang itatanim, magpatubig tuwing 2nd araw sa loob ng 2 linggo o hanggang sa maging matatag ang mga ugat ng saging. Pagkaraan nito, magpatubig lamang kung kinakailangan. Isa-isang diligin ang mga maliliit na halaman gamit ang lagadera o sprinkler. Kung malalaki na ang mga halaman, maaaring gumamit ng timba, balde o hose sa pagdidilig. Ang patubig sa malalaking sagingan ay pinadadaan sa tudlin o furrow irrigation, sa ibabaw ng mga puno o overhead irrigation, o kaya ay drip o trickle irrigation. Ang pagpapatubig sa tudlin ay nangangailangan ng mababaw na kanal para daluyan ng tubig papunta sa mga puno ng saging. Gumawa ng kanal sa loob at paligid ng sagingan. Maglagay ng maliit na kanal o secondary canal sa pagitan ng mga hanay ng puno ng saging na ang lapad ay halos 1 metro at may lalim na kalahating metro. Ang maliliit na kanal na ito ay nakadugtong sa mas malaking kanal o primary canal upang lumabas ng madalian ang sobrang tubig papunta sa main canal papalayo sa taniman. Panatilihing malinis ang mga kanal at walang sagabal sa pagdaloy ng tubig. Ang mga tuyong dahon, damo, at iba pang kalat ay kailangang alisin sa kanal. Bunutin o putulin ang mga damong tumutubo sa kanal upang hindi pamahayan ng mga daga. Ay, talaga yan ang isang pinakamalaman dahil kung nadrop na yung bunga ng saging, talagang pala yun, hindi lalaki. Tsaka
maalis pa yun, ma'am. Maalis. Kailangan naman sabi niyan. Kasi pag mainit na mainit siya, kung nag-araw, kailangan naman yung bantang matubig. Ako ay nagpapatubig ng tananin na saging every 15 days. Oo, naglalagay din ho kami ng kanal para kung lalo ngayon darating tagulan, dire-diretso tuloy-tuloy ang tubig doon sa ilog kung malalakas ang ulan.